Gabi, tawagin na po natin si Jebey. Amen. Magandang gabi po muli sa ating lahat. Amen. Amen. And salamat tayo po magkakasama muli ngayon, Wednesday prayer meeting. And salamat na sa pag-iingat ng Panginoon sa atin sa mga nakaraang araw. Amen. So, di na po tayo masyadong papakatagal pa. Buksan po natin ating Biblia in Matthew chapter 13. Matthew chapter 13, verse 47 to 50. Very familiar, amen? Matthew 13, verse 47 to 50. Basahin lang po natin ng sabay-sabay hanggang makarating po tayo sa verse number 50. Are you there, amen? Let's read verse 47. Ready, read. Again, the kingdom of heaven is like unto a net that was cast into the sea and gathered of every kind, which when it was full, they drew to shore and sat down and gathered the good into vessels, but cast the bad away. So shall it be at the end of the world. The angels shall come forth and sever the wicked. Verse 50, and shall cast them into the furnace of fire. There shall be wailing and gnashing of teeth. Okay, the title of our message tonight is The Soulwinner's Net. Amen? The Soulwinner's Net. Tayo po mag-pray, Lord. Salamat po sa gabing ito. Thank you, O God, na binigyan niyo po kami ng pagkakataon upang manalangin at makarating po sa lugar na ito. Salamat po sa mga kapatiran na nagbigay ng oras na balangmat ng iba'y galing sa trabaho, galing sa negosyo, galing sa school, ang iba ay pagod. Ngunit salamat po, kasama po namin sila ngayon sa aming pananambahan upang makapakinig ng inyong mga salita. Dahil naniniwala po kami, this is our spiritual food, Panginoon. Ito po ang nagbibigay lakas sa amin upang kami po ay makapagpatuloy sa paglilingkod po sa inyo, Panginoon. Kaya gabayan niyo po kami sa gabing ito. And salamat po sa mga kasama rin po namin sa online na wa Panginoon ay maging malinaw din po sa kanila ang inyong mga salita na aming pag-aaralan po sa gabing ito. Patawad po sa nagawa namin kasalanan. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Ima po na po tayo. Amen. At alam po na ang bawat isa sa atin ay nakita na po ng dagat. Amen. Sino pa po din hindi nakita ng dagat dito? Ipasyal po natin sa Baywalk. Pero bagamat na ang iba sa atin nakakita na po ng dagat, baka yung iba sa atin ay hindi pa po nakakapasyal sa gitna ng dagat. Amen. At ang naalala ko po na nakasakay po ako ng bangka ay nung nagbakasyon po kami sa Mindoro, na po. Alam ni Nanay pa siya, na po. At meron pong bangka doon yung aking tito, no, di motor. At kami po, mga magpipinsan, ay inikot po namin yung karagatan doon po sa Mindoro. No, napakaganda, napakalakas ng alon. Yung tito ko na nagda-drive ng ano ng bangka na yon, no, parang hindi natatakot. Again, nagsisigawan na kami magpipinsan, parang hindi siya natatakot, gumagano kami. Sige, tuloy-tuloy lang, enjoy-enjoy naman yung iba. Amen. So may kita po na nung kami nasa gitna na nung dagat, no, unti-unti nang lumiliit yung isla. No, unti-unti na kaming lumalayo. Oo. No, may kita po natin yung lawak ng dagat. Amen? Yung lawak ng dagat. At isa nga pong yung karagatan ng Pilipinas, yung ano, West Philippine Sea, di ba? Laging may kita natin sa balita yung barko ng China at barko ng Pilipinas ay laging nagkakaroon ng ano dyan sa gitna ng West Philippine Sea. Bakit po? May kita po doon yung lawak ng karagatan at yaman ng karagatan.
Amen? So may kita po natin, no, na malawak ang karagatan. Amen? At dito po sa ating binasa, ang Panginoong Jesucristo po ay siya po ay nagkwento ng isang parable. Sabi po niya sa verse 47, again, the kingdom of heaven is like unto a net that was cast into the sea. No, alam ko po na nakita na rin po tayo ng lambat, no po? At yung lambat po ay ano to? Napakabigat. No po? Napakabigat, ito po ay nilaladlad sa dagat at upang manghuli ng isda. No po. So dito po ay nalintulad ng Panginoon ang kanyang kingdom of heaven ay kagaya, no po. Pag sinabi pong parable, no po, sa mga nakikinig po sa daily walk, no po, pag sinabi pong parable, ang ibig po sabihin ng parable is summarize a larger idea using symbolism and storytelling. Ibig sabihin po, ito ay ang parable po, yung mga larger idea, ibig sabihin yung mga ideas na hindi po natin basta-basta mauunawaan, idinaan po ito sa symbolism and storytelling that makes a large ideas easier to process or easier to understand. So, gumamit ang Panginoon ng mga parable, mga story, para maunawaan natin yung kingdom of God, kingdom of heaven. Kumbaga sa teacher po, gumagamit siya ng mga illustration. Gumagamit siya ng mga storytelling para ipasok yung lesson ng isang guro. Para madaling maunawaan ng mga estudyante. Ganon din po ang Panginoong Jesus. Para maunawaan natin ang kingdom of heaven, maunawaan po natin ang kingdom of God, siya po ay nagbigay ng mga story. At isang nga pong story dito is the parable of the net. No po? The parable of the drag net in the sea. Sabi sa verse 47, the kingdom of heaven is like unto a net that was cast into the sea and gathered of every kind. No, ang kingdom of heaven ay kagaya ng pagladlad ng lambat sa dagat at they gathered every kind. No, ibig sabihin yung niladlad yung lambat ay anumang klaseng isda ay pwedeng pumasok. Talakitok, bangus, anuman. May bangus. anumang klaseng isda. Pag yan po ay iniladlad sa ilalim ng dagat, any kind of fish, pwede pong pumasok. Amen? So ano po naglalarawan nito? Ang naglalarawan po dito, the net is the gospel. Amen? The gospel. And the sea, yan po yung field. No, yan po ang karagatan, no? Yung sea, yung karagatan, diyan po natin ipinapahayag yung gospel. Inalaladlad natin yung net. Amen? No? And yung sabi po dito sa verse number 47, gathered every kind. Ano po ibig sabihin ng gathered every kind? Ibig sabihin po niyan, kahit sino pwedeng mahuli. Kaya niniwala po tayo na ang kaligtasan ay para sa lahat. Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Di po tayo naniniwala na ang mga ligtas po ay mga pinili lang ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, kagaya to ng isang net na iniladlad sa ilalim ng dagat at anumang creature, every kind, pwedeng mapasok sa net. Ibig sabihin, any creature. Di ba sabi ng Panginoon Matthew 16:18, go ye therefore and preach all nations. No? Every creature. Ibig sabihin po niyan, anumang klaseng lahi, anumang klaseng tao, mahirap, mahirap o mayaman, yan man ay maitim, maputi, matangkad, maliit, any kind ng tao, anong klase mang tao ay pwedeng maligtas. Amen? And sabi po dito, verse number 48, which when it was full, they drew to shore. Pag napuno na ito, dadalhin po ito sa tabing dagat at ihiwalay po yung mga good. Ibig sabihin, yung mga safe. Merong paglalagyan. Saan po sa lalaga? Into vessel. Naniniwala tayo na ang mga safe
ay meron na pong lugar na inihanda sa atin, yan po ay ang buhay na walang hanggan. Amen? So verse 49, ito po verse 49, saan naman dadalhin yung mga bad things na nahuli doon sa net? Ibig sabihin po, mga unsaved. No po? Ibig sabihin po nito, mga nakarinig ng gospel, pero hindi talaga nila tunay na tinanggap ang Panginoon. Amen? Ano sabi sa verse number 50? Sa verse 49, so shall it be at the end of the world. Amen? End of the world, the angels shall come forth and the server of the wicked from among the just. Saan dadalhin yung mga unsaved? Verse 50, and shall cast them into the furnace of fire. There shall be wailing and gnashing of teeth. Amen? Amen. So, ibig sabihin po, may panahon ng fishing time at darating ang time, mga kapatid, yung time ng pangingisda ay matatapos na. Fishing time is over. Amen? Amen? Kailan po matatapos tayo po sa panahon natin ngayon? Nasa fishing time po tayo ngayon. Ito yung time na kung saan yung mga tao ay inilalagay natin sa net. At darating ang time, mga kapatid, darating ang Panginoon. Tapos na ang fishing time. Amen? Kailan matatapos ang fishing time? Matthew chapter 24, verse number 13. Basahin po tayo. Matthew 24, verse number 13. But the Bible says, verse 14, basahin po natin verse 14, Matthew 24, verse 14. Kailan matatapos ang fishing time? Sabi nga, pag napuno na yung net. Verse 14, basahin po natin. Ready, go. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Amen. Kapag naipangaral na ang ebanghelyo sa buong mundo, then the end come. Amen. Malay mo, ikaw ang makapag-witness ng pinakahuling kaluluwang maliligtas. And then, magra-rapture na. Amen? Nag-pray kayo. After mo mag-pray, ang problema, yung sinesiran mo yung nawala, ikaw yung naiwan. Ikaw pala yung unsaved. Amen? Yung sinesiran mo, last soul na maliligtas at darating ng Panginoon, tutulog na yung trompeta, after niyang manalangin, after niya tumanggap, yun, nagulat ka, nasaan na ikaw? Sabi ko dito. Oo. Kasi to it, naligtas din yung soul winner. Amen? Amen? So, ibig sabihin mga kapatid, darating ang time, matatapos ang fishing time. Amen? At wala na tayong magagawa. Bagamat merong kaya mong gumawa, pero tapos na. Amen? Alam mo yun, no, parang naglalaro no, ng basketball at may kita may oras ay ano na. Ano tawag doon na? Po? Shaklak na, no? Ibig sabihin, ano na, ilang segundo na lang. No, last 10 seconds. Ha? Crucial. Oh. Ibig sabihin, ano na yan? Critical na oras na. Oh, dapat hindi na magkamali sa anumang galaw. Magkamali ng galaw ay matatalo po sila. Ibig sabihin po mga kapatid, habang tayo po ay nasa fishing time pa, gawin natin yung kaya natin gawin para ang mga tao ay maligtas. Makakilala sa Panginoon. Dahil darating ang time mga kapatid, matatapos na yung fishing time. Amen? Amen. Amen. Matatapos na yung pangingisda. Tapos na ang pangangaral ng gospel. And praise God na isa ka at isa ako sa mga nakarinig ng gospel. Di po ba isang kagalakan nyo na isa ka sa mga nahuli? Isa ka sa mga na trap doon sa net na yon. Amen. Isa ka sa mga nakatanggap ng katotohanan.
Hindi po ba yun isang kagalakan na kapag namatay ka, alam mo, sa langit ka pupunta? Amen? Hindi po ba isang kagalakan, nyo, kagalakan na isa ka sa mga anak ng Diyos? Amen? But ang tanong ngayong gabi, how about others? Amen? Paano naman ang iba? Anong dapat nating gawin para ang iba naman po ay maabot? Tayo po'y naabot ng net. Praise God sa CBBC Imus, naabot ka ng net ng CBBC Imus. Amen? But the question tonight, how about others? Amen? Anong dapat nating gawin para ang marami pang tao ang madala natin sa Panginoon? Because darating ang time, mga kapatid, matatapos na po ang fishing time. Amen? Matthew chapter 4, in verse number 18, ang sabi ng Bible po dito, Matthew chapter 4, verse number 17 po. For the time Jesus began to preach to and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Nangangaral ang Panginoon sa Kristo at sabi niya, the kingdom of heaven is at hand. And verse number 18, and Jesus walking by the sea of Galilee, and saw two brethren, Simon called Peter and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishers. Amen. Anong dapat natin gawin habang Panginoon nangangaral ng salita ng Diyos about the kingdom of heaven? Habang siya ay naglalakad in the Sea of Galilee, nakita niya si Simon Peter, and Andrew. Sila po ay nangingisda, casting a net into the sea, for they were fishers. At tinawag sila ng Panginoon, verse 19. Ano sabi ng verse 19? And He saith unto them, follow me, and I will make you fishers of men. Amen? So, ibig sabihin po, mga kapatid, sabi ng Panginoon, habang sa verse 17, siya'y nangangaral ng about the kingdom of heaven. At sabi niya, habang siya'y nangangaral, no? Maaring nasa isip ng Panginoon, hindi ko kaya mag-isa to. Amen? Kailangan ko ng mga makakatuwang. Amen? Sa dakilang gawain na ito. Amen? And bilang isang mananampalataya po, anong dapat nating gawin para marami pa po tayong maabot na kaluluwa sa Panginoon? Number one po, enlarge our net. Amen? Amen? We need to enlarge our net. Amen? Paano natin ma-enlarge ang ating net? Amen? Paano natin ma-enlarge yung ating net? Sa isang mangingisda, paano niya, anong dapat niyang gawin para mas malawak pa ang maabot niyang malawak pang lugar, marami pa siyang mahuling isda, kailangan niya ng mas malaking net. Kailangan niya ng bumili ng mas mahabang net. Amen? Ano pong ibig sabihin nito, mga kapatid? Bilang isang Kristiyano, we need to enlarge our net. Ang ibig pong sabihin nito, we need to spread out the net. Amen? Ang ibig sabihin po ng spread out means, we need to go farther. Kailangan pa po nating mas layo-layuan pa ang ating pangingisda. Para marami po tayong maabot na kaluluwa sa Panginoon, kailangan po nating i-enlarge yung ating net. Baka yung net po natin ay nandiyan pa rin, nasa pangpang pa rin, ha kapatid? No? Yung net po natin dito sa Imus ay nasa bungad pa lang po ng Imus. Hindi pa po natin makuha yung mga magagandang isda. Maaaring nakukuha pa lang natin mga galunggong, mga botete, mga ano pa ano pa ba may kuha sa tabing ano? Sapsap. Tabing ano lang. Tabing dalampasigan lang, no? Para marami pa po tayong maabot na kaluluwa sa Panginoon, marami pa po tayong madalang kaluluwa sa Panginoon, we need to spread out the net means we need to go farther.
Kaya po sabi sa Luke chapter 5, tingnan po natin, ano po nangyari dito? Luke chapter 5. Nung sila Pedro po ay nangingisda, ang sabi sa verse number 3. Verse number 4, Luke 5 verse 4. Ang sabi po doon, "Now when he had left speaking, he said unto Simon, launch out into the deep." Tingnan niyo po yung word na deep. "Launch out into the deep and let down your nets." Nets. May S po ah. Pour a draught. Amen? Sabi ng Panginoon, after nilang mag-Bible study, after nagkaroon ng service, sabi ng Panginoon, "Launch out into the deep. Pumunta kayo doon sa malalim and let down your nets." May S po. Verse 5, anong sabi ni Simon, Peter? Verse 5, "And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all night, and we have taken nothing. Nevertheless, at thy word, I will let down the net." Ano sabi ni Peter? "Panginoon, magdamag na po kaming nangingisda, pero wala po kaming huli. Pero dahil sinabi nyo, I will let down the net." Ano po ibig sabihin nito, mga kapatid? Si Pedro po ay merong siya'y nangisda, pero wala siyang huli. Bakit po? Maaring sa pangpang lang siya nangingisda. Pero Panginoon, dahil sinabi niyo, susundin ko yan, launch out into the deep. Pupunta po ako doon sa malalim. "We have toiled all night, caught nothing." Amen. "At thy word, I will let down the net." Verse 6, what happened, mga kapatid? Nung iniladlad ni Peter ang kanyang net, verse 6, ano sabi? "And when they had this done, they enclosed," ilang fish po? 2 pieces, 5 pieces, 10 pieces? "Great multitude of fishes." Amen? Nung sila'y pumunta sa deep, sa malalim, mas malayo, sabi ng Bible, multitudes of fishes. Ang problema, mga kapatid, their net break. Ano pong pagkakaiba ng nets sa net? Sabi ng Panginoon, "Let down your nets." Ibig sabihin, Peter, dalihin mo na yung pinakamalaki mong net. Yung pinakamahaba mong net, dalhin mo na. Kaya lang si Pedro, dinala niya yung maliit lang. Amen? Medyo nag-alinlangan. Minsan, sumusunod tayo sa Panginoon. Minsan, pero may konting pag-aalinlangan po tayo. Amen? Gusto mo maglingkod sa Panginoon, pero mayroong konting doubt ka pa. Hindi ka fully surrendered. Oo. Sabi ng Panginoon, nets, yung pinakamalaki, pinakamahaba, yan ang iladlad mo into the deep. Pero ang iladlad na ni Peter, net, "I will let down the net." Ang nangyari, mga kapatid, multitudes of fishes ang pumasok and their net break. Nasira. Amen? Amen? Kaya nga, mga kapatid, para marami pa po tayong maabot na kaluluwa para sa Panginoon, we need to spread out our net. Kaya nga po, inaayos po natin yung area po ngayon. No? Maari iano po natin, Pastor, yan. Meron na po tayong north, south, east, west. No po? Na lahat ng parte ng Imus ay meron po tayong mga net. May net tayo sa Alapan, may net tayo sa Bukandala, may net tayo sa Malagasang, may net tayo sa Tuklong, may net tayo sa Medisyon, may net tayo sa Karsadang Bago, may net tayo sa Bayan Luma. Amen? May net tayo sa Pasumbuhaya 1, may net tayo sa Pasumbuhaya 2, may net tayo sa Espeleta, may net tayo sa Pinagbuklod, may net tayo sa Maharlika, may net tayo sa... Sa baba? Oh, Buhay na Tubig, Paliko, Tansanluma, Poblasyon. Oh, alas makabisado ko na po. Anabu. We need to enlarge our net.
Amen? Amen. Para maray pa po tayong maabot na kaluluwa sa Panginoon, kailangan lalim-laliman pa po natin. Amen? Medyo dagdagan natin ng oras yung pagsosolwining. Amen? Medyo dagdagan natin ng effort yung ating solwining. No po, yung naranasan ko sa probinsya, yung maghila nung lambat. Ano tawag ba doon? Ano tawag? Yung doon na sa panghilain yung lambat, sobrang bigat. Ilang tao kayong maghihila para lang maano niyo yung net papunta na sa ano? No? Ibig sabihin po, kailangan tayo po itulong-tulong. Amen? Kailan natin sisimulan ang pagladlad ng net? Amen? Kailan pa tayo magsisimula magjo-join sa soul winning? Magjo-join sa pangangaral ng salita ng Diyos? Simulan mo na ngayon. Simulan mo sa pagbibigay ng tracts. Maari sabihin mo, Pastor o Brother JB, hindi ko pa kaya maghumarap sa tao, hindi ko kaya magsalita, natatakot ako makipag-usap sa tao. Simulan mo sa pagbibigay ng tracts. Maari sabihin mo, Pastor, ayoko mag-join sa soul winning, baka pag missionaryan ko, matakot ako sa mga itatanong sa akin, hindi ko kaya sagutin. Simulan mo sa maliliit na mga bata. Sabi dito mga 5 years old, sasharan ko, 6 years old. Sigurado, walang question yan. Oh, lalo na may hawak-hawak ka pang mga candy. Wala nang question yan. Amen? Amen? Pwede, bawat isa sa atin, pwedeng mag-join. Amen? No? Simulan mo na. Mag-join ka na sa pagladlad ng net. Ibig sabihin, saan ka man nilagay ng Diyos, meron kang daladalang net dyan. Maari nasa school ka, ikaw ang maglaladlad ng net dyan. Maari ikaw ang nasa isang, sa iyong opisina, no? Ikaw ang maglaladlad ng net dyan. No? Doon sa kalapitbahay nyo, sa kapitbahay nyo, ikaw ang maglaladlad ng net dyan. No? Doon sa mga classmate mo sa school, ikaw ang gagamitin ng Panginoon para magladlad ng net dyan. Amen? At kapag niladlad mo yung net dyan, sigurado meron kang mahuli. Amen? Darating ang time, may kasama ka ng magsisimba. Oo. Darating ang time, pupunta ka ng simbahan, may kasama kang kapitbahay mo, pupuntang church. Bakit? Niladlad mo yung net mo eh. Kaya bakit wala pa rin tayong kasama, papuntang simbahan, wala pa rin po tayong bunga sa Panginoon? Kasi hanggang ngayon, hindi mo pa rin nilaladlad yung net mo. Oo. Nakatago yung net mo. Ayaw mong iladlad. Pag niladlad mo yung net mo, sigurado mayroon kang mahuhuli. Mayroong mangyayari. Number two, enlarge our net. Number two, more fishers of men. Amen? We need more fishers of men. Anong sabi ng Panginoon sa kanyang mga disciples in Matthew 4 verse 18? I will make you fishers of men. Amen? Amen? No? Kailangan pa po ng maraming fishermen. Multitudes of fishes ang nagaantay po sa atin in the field, in the sea. Ngunit kulang ang mga mangingisda. Amen. Kaya nga po, nung sila Pedro, nung marami na silang nahuli, Luke chapter 5, balik po tayo. Luke chapter 5, verse number 6. And when they had this done, they enclosed a great multitude of fishes and their net break. Anong ginawa po nila? Hindi nila kayang dalhin yung dami ng isda. Anong ginawa nila? Verse 7. And they beckoned unto their partners. Nagtawag sila ng kanilang mga katuwang which were in other ship that they should come and help them. Tulungan nyo kami dito, multitudes of fishes.
Kailangan namin ng backup, kailangan namin ng tulong, kailangan namin ng alalay dito. Help us, help them. Sabi daw, that they should come and help them. And they came. Salamat na lang po itong mga taong ito. Hindi sila nagdalawang isip, tumulong, lumapit, and they came and filled both the ships so that they began to sink. Amen? Ibig sabihin po, para marami pa po tayong maabot na kaluluwa sa Panginoon, we need more fishers of men. We need more fishers of men. Ilan ang population ng Imus? Ilan ang population ng Bacoor? Ilan ang population ng Cavite? Ilan ang mga soul winner? Amen? Amen? Ano po? Kaya nga, anong dapat gawin para ikaw ay maging fishers of men? Amen? Anong dapat natin gawin para ikaw ay maging fishers of men? Matthew chapter 9. Matthew chapter 4 verse 18. Para maging fishers of men ka ng Panginoon, anong dapat mong gawin? 4 verse 19, sabi po dito, and he saith unto them, follow me, and I will make you fishers of men. Anong requirements ng Panginoon? Para ikaw ay maging fishers of men, dapat marunong kang sumunod sa Panginoon. Follow me. Amen? Anong ginawa ng mga disciples na ito? Verse 20, and they straightway left their nets and followed him. Bakit maraming Kristiyano hindi involved sa soul winning? Hanggang ngayon, hindi pa rin fishers of men. Because ayaw nating sumunod sa pinag-uutos ng Panginoon sa atin. Amen? Amen? No po? Follow me and I will make you fishers of men. And praise God po, bilang isang fishers of men, wala po itong age limit. Amen? No? Naalala ko si Joka. Ilang taon ba si Joka? Nagsimula mo soul winning. Parang mga 7 years or 8 years old yata siya. Oh, sabi niya sa kanya sino soul winning. Kilala mo ba si Noah? Sabi ng bata, oo. Sige, pray tayo. Pray na. Save na. Naniwala kay Noah. Amen? Walang age limit ang pagiging fishers of men. Naalala ko po, unang nag-soul winning po ako, ako po ay grade 5. Ilan taon ba yung grade 5? 11? 10 years old? Sino dito yung 10? Oh. Grade 5 po ako. Oh, generan ko yung lagi kong katabi. Oh, tumanggap sa Panginoon. Amen? Ibig sabihin po, ang pagiging fishers of men ay wala pong age limit. Basta willing kang magpagamit sa Panginoon. Amen? No? Kahit si Nanay Biring, praise God, na nakakapag-win siya, nakakapagbigay siya ng trucks. Ibig sabihin po, ang pagiging fishers of men, walang age limit. Basta willing kang sumunod sa Panginoon, willing kang magpagamit sa Panginoon. Amen? We need more fishers of men. Meron po tayong 97 barangay. We need more fishers of men. Napakalawak po ng karagatan. Napakarami pong dapat hulihin. Napakarami pong dapat gawin sa gawain ng Panginoon. Malawak po ang field, sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon. Kaya nga po, hindi na po panahon para ikaw ay ma-discourage pa sa paglilingkod sa Panginoon. Wala nang panahon para ikaw ay mag-backslide pa sa Panginoon. Wala nang panahon para ikaw ay manlamig sa ministry. Wala nang panahon para ikaw ay mainggit sa sanlibutan, mainggit sa kasalanan ng sanlibutan. Wala na po tayong time para sa mga negative na mga bagay. Amen? Malawak po ang karagatan. Marami pong kailangang makakilala sa Panginoon. And darating po ang time, matatapos po ang fishing time.
Amen. Matatapos po yung fishing time. At tayo po'y haharap sa Panginoon. At tatanungin ng Panginoon, may nahuli ka ba? Sana'y huli mo. Amen. Meron ka bang kahit maliit na isda na huli? Meron ka bang nabigyan ng tracks? Meron ka man lang ba na bahagian patungkol sa kaligtasan? Amen. Papayag ba tayo na haharap tayo sa Panginoon? Papayag ba tayo darating ang judgment seat of Christ? Haharap tayo sa Panginoon na wala man lang tayong huli? Amen. Sabi ng Panginoon, anong ginawa mo sa net na binigay ko sa iyo? Anong ginawa mo sa talent na binigay ko sa iyo? Ano yung ginawa mo sa mga kakayahan na binigay ko sa iyo? Wala ka man lang nahuli. Wala ka man lang kahit puteteng naihatid dito sa judgment seat of Christ. Amen? Kaya nga po, wala na pong time para tayo po ay magpatumpik-tumpik pa sa paglilingkod po sa Panginoon. Kung ikaw ay busy sa pangingisda ng mga kaluluwa, ay hindi mo na makikita yung mga negative sa loob ng simbahan. Kaya marami tayong nakikitang pangit sa loob ng simbahan. I mean, mga hindi po pangit sa ano. problema, mga negative sa loob ng simbahan kasi wala naman kasi tayong pinagkakabalahan na hindi tayo abala sa fishing time. Amen? Kapag abala ka sa fishing time, abala ka sa laot, nanguhuli ka ng mga kaluluwa, wala kang panahon makipag-usap sa mga Marites. Wala kang panahon makipag-usap sa mga kila Sanbalat, kay Tobiah, kay Geshem. Kagaya ng ating pag-aaral sa Sunday School, may mga Sanbalat, Tobiah, Geshem sa gawain ng Panginoon. Ito yung mga galit kapag mayroong ginagawa sa church. Ito yung mga nasasabi ng negative pag mayroong activity ang simbahan. Ito yung mga taong nasasabi ng hindi maganda sa man of God. Amen. Pero kapag busy ka, you have a mind to work. Nung sabi ni Nehemiah, I cannot come down because I'm doing a great work. Yun ang sabi niya sa mga negative na mga tao, si Sanbalat, Geshem, Tobiah, I am doing a great work. Amen? Kaya pag mayroong taong lumalapit sa iyo at mayroong sinasabing hindi maganda sa gawain ng Panginoon, sabi mo, I'm doing a great work. I'm busy fishing more men for the Lord. Amen? Amen? Kaya ang tanong po ngayong gabi, are you willing to be one of the fishers of men? Willing ka ba, isa ka sa mga magdadala ng mga kaluluwa sa Panginoon? Ang mangyayari lang po yan kung willing kang sumunod sa Panginoon. Willing kang iwan yung mga bagay, I mean, yung mga pleasure ng sanlibutan. Ang sabi dito, paano sumunod yung mga disciple? They left their nets. And, ang sabi dyan, followed him, verse 20, and they straightway left their nets and followed him. Ibig sabihin po niyan, iniwan nila yung mga bagay na hadlang sa pagsunod nila sa Panginoon. Kaya maraming Kristiyano hindi magamit, hindi makasunod sa Panginoon kasi marami pa rin po tayong daladala ibang net. Amen? Net ng sanlibutan ang dala mo. net ng kasalanan ang dala mo. Hanggang ngayon, iba yung isda na hinuhuli mo. Doon ka nangingisda. Oo. Sa gitna ng mga ano. Oh. Amen. Left their nets. Iniwan nila yung mga bagay na magiging hadlang sa pagsunod nila sa Panginoon. Why not iwan mo yung mga bagay na nagiging hadlang sa pagsunod mo sa Panginoon? If you are a young people, alam mo sa sarili mo, merong hadlang sa paglilingkod mo sa Panginoon, bitawan mo na yan.
Amen? Amen? Mamaya na ang amen ng mga young people. Amen? Mung marami pa silang ibang net dala. Internet. Kaya hindi ka magam, hindi ka makapull surrender sa Panginoon. Ang daming ibang net ang dala mo. Iba yung kasama mo sa pangingisda. Amen? Kaya po, ngayong coming anniversary, are you willing to be one of the fishers of men sa ating nalalapit na anniversary? Willing ka ba? Isa ka sa mga magdadala ng bisita. Amen? Panginoon, hindi ko po alam kung sinong tao ang dadaling ko sa church. Pero nais ko po, Panginoon, gamitin niyo po ako. Panginoon, sino man po, gamitin niyo po ako. At sabi ng Panginoon, nakita ng Panginoon yung desire mo sa puso, tutulungan ka ng Panginoon. Amen? Pag-pray mo sa Panginoon, Panginoon, ayoko matapos sa anniversary na wala man lang akong nabigyan ng tracks. Ayoko matapos sa anniversary na wala man lang ako nasiraan. Ayoko matapos sa anniversary na wala man lang ako nadalang bisita para sa inyo. Magjo-join po ako sa pangingisda. Magjo-join po ako sa pagladlad ng net. Amen? And number three, the last. Are you there? Amen? Number three. Para marami pa po tayong maabot na kaluluwa, mahuli. Number one, enlarge our net. Number two, more fishers of men. Number three, additional fishing boat. Amen? Additional fishing boat. Amen? Nung sila Pedro po, multitudes of fishes ang nahuli nila. Anong sabi nila? Humingi sila ng tulong sa another ship, another boat. Amen? Amen? Oo. Kailangan nila ng backup. Para tayo magkaroon pa ng more boats. Ibig sabihin ng boats, mga kapatid, mga ships, ibig sabihin po niyan, mas marami pa tayong maabot. Marami pang mga sasakyan naiikot sa lugar ng Imus. Nakalagay, Christian Bible Baptist Church, Imus. Pastor Bong Varona. Pinandyan yan. May Soulwinning dyan sa subdivision. More boats iikot sa Cavite. Nanguhuli ng mga isda na kaluluwa. We need more additional fishing boats. Amen? Magagandang boats na hindi po tumitirik. Amen? No. Hindi nang bigla na lang hihinto sa gitna ng aginaldo. Kailangan naman ng backup. Hindi para kumuha ng bisita, kundi para hilain yung boat sa gitna ng kalsada. Amen? We need more boats. At bawat boats na tumatakbo sa Imus ay kailangan po yan ng gasolina. Amen? Bawat sasakyan na tumatakbo sa lugar ng Imus, sa lugar ng Cavite, tumatakbo sa lugar ng Bacoor. Amen? Mga boats ng ating simbahan, kailangan po ng gasolina. Amen? Kailangan ng pinansyal, kailangan ng pera. Amen? Bawat Bible study na pupunta sa isang tahanan, amen? Yan po ay nilalagyan ng gasolina. Hindi po tubig ang nilalagay po natin dyan. Gasolina. Magkano ang isang litro ng gasolina po ngayon? 60 to 70 pesos. Isang litro. Oh. Ang tanong, saan, ano ang kayang maabot ng isang litro? No. Ilang kilometer lang kaya? Sir Ray, ilang kilometer kaya ang isang litro? 10 kilometers. Oh. Kung dito, siguro, balikan, sir, no? Sa inyo. Oh. Isang litro. Amen? 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 Additional fishing boat. Ibig kong po sabihin dito, kailangan po natin ng financial para marami pa po tayo maabot na kaluluwa para sa Panginoon. Marami pang ma-Bible study, marami pang tatakbo na sasakyan. Amen? Amen? Kailangan natin ng sariling boat.
Oh, kung makikisagay po tayo sa ibang boat, no? Magkano agad? Paputan niyo pa lang dito. Magkano ni pamasahin niyo po dito? O para na kayong sumakay sa taxi. Kay Ate Sol, 70. O 70 pesos. Simula sa bayan hanggang dito. Amen? O. Pinag-uusapan po, financial. We need more money para marami pa po tayong maabot na kaluluwa para sa Panginoon. Praise God sa mga miyembro na matapat na nagbibigay sa Panginoon. Kaya yung ating mga sasakyan po ay lagi po yung nalalagyan ng gasolina. Pag hindi po yung nalagyan ng gasolina, yung driver po yung may problema. Amen? Amen? Salamat po sa mga kapatiran na matapat na nagbibigay sa ating monthly amortization ng ating sasakyan. Amen? Amen? Alam naman po natin na malaking tulong yan sa sasakyan na binigay sa atin ng Panginoon. Yan ang ginagamit natin para marami pa po tayong ma-reach out doon pa sa mas malalim. Yung mga isda na hindi po basta-basta mahuhuli. Amen? Eh yung pula po natin jeep, oo, hindi pinapapasok yan doon sa mga malalaking isda. Pastor, huwag niyo pong i-park dito yung pula niyong jeep. Marami po tayong bisita. Oh, sakto, nung event na yon, binigay ng Panginoon yung sasakyan ng Innova. Oh, pagdating ni Pastor doon sa polis, yung nagsabi na sa labas mag-park, siya pa naganap ng parking sa loob. Amen? Amen? Kailangan po natin ng mga Epaphroditus sa gawain ng Panginoon. Sino po si Epaphroditus? Philippians 4.18. Philippians 4.18. Sino po si Epaphroditus? Philippians 4.18. Ano po sabi doon? But I have all and abound, I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. Si Epaphroditus po is a great supporter ng gawain ni Apostle Pablo. In missionary journey ni Apostle Pablo, ang tawag nga po sa kanya ng mga theologian, care package si Epaphroditus. Kasi during this time, mga kapatid, si Apostle Pablo medyo nakikita niya na marami ng simbahan ang hindi sumusuporta sa gawain ng Panginoon. Yan, sabi niya po sa verse number 15, now ye Philippians know also that in the beginning of the gospel when I departed from Macedonia, no church communicated with me concerning giving and receiving, but ye only. No po? Sabi ni Apostle Pablo, simula na ako'y umalis sa Macedonia, wala ng simbahan ang nagbibigay. Ibig sabihin, nagbibigay sa misyon. Amen? Ba't kayo lang, mga taga-Pilipay? Verse 16, even Thessalonica, yung mga taga-Thessalonica, minsan lang sila nagbigay. Amen? Sabi ni Apostle Pablo, verse 17, not because I desire gift, but I desire fruit that may abound to your account. Hindi ako naghahangad ng gift ninyo, sabi ni Apostle Paul. Hindi ko ibig sabihin, sinasabihan ko kayo nito kasi kailangan ko yung pera nyo. Sabi ni Apostle Paul, sinasabi ko sa inyo ito, not I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. Sabi ni Apostle Paul, sinasabi ko sa inyo ito dahil para pagpalain kayo ng Panginoon. Kaya nga po sinabi niya sa verse 18, sabi niya, I have all and abound. Sinasabi ni Apostle Paul, kahit hindi kayo sumuporta sa gawain, sa missionary journey ni Apostle Paul, kahit hindi kayo magpadala sa GCash, pera padala, kung meron pong ano noon, sabi niya, high up all and unbound. Bakit? Kasama ko si Epaphroditus.
Amen. Si Paproditus po ay isang businessman po ito. Amen. Full support sa gawain ng Panginoon. Financially. Pag nag-uusapan po ang financial, full support. Kasi sabi ni Apostle Paul, kahit wala kayong ipadala, merong Epaphroditus na ginagamit ng Panginoon. Amen? A sweet smell, acceptable, well-pleasing to God. Pero kung mag-join kayo sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon, verse 19, sabi niya, but my God shall supply all your need according to His riches and glory by Christ Jesus. Kung susuporta kayo sa gawain ng Panginoon, God supply your need. Kaya nga po, yung Philippians 4:19, ang pinag-uusapan po dyan ay mission. Giving. Ibig sabihin, i-claim mo yung Philippians 4:19 kapag nagbibigay ka sa mission giving. Para lang yan sa mga nagbibigay sa mission. For the furtherance of the gospel. Para pa marami pang mga boats, ang ahayo, marami pang mga missionary, fishers of men ang ahayo, marami pang mga nets ang kumalat. Amen. Sabi ng Panginoon, sabi ni Apostle Paul, my God shall supply all your need. Amen. Amen. We need more Epaphroditus. Tandaan po natin, sa Epaphroditus po, hindi lamang po siya giver. Amen? Hindi lang siya giver. O, basta magbibigay lang ako, ha? Bahala na kay Soulwinning, bahala na kayo sa ano pang gagawin sa church. Basta ako, magbibigay. Hindi po ganun si Epaphroditus. Philippians chapter 2, verse 25. Nandiyan pa po ba kayo? Amen? Philippians 2, 25. Si Epaphroditus po ay hindi lamang giver, financial supporter. Ano pa po? Verse 25, yet I suppose it necessary to send to you Epaphroditus, my brother and companion in labor. Amen? Hindi lang po siya financial supporter, but he is a fellow laborer. Philippians 2:25, laborer. Pero yun, saan nakita, nagbigay na sa building project, siya pa yung naglabor. Bira, no? Pastor, oh, bibili po, ako na po, sagot ko na po yung bakal, buhangin, graba, ano pa po mga kailangan sa ating materyales sa building project, bibili na po natin. At nung na-deliver na po yung mga materyales, sabi ni Epaphroditus, Pastor, ako na rin po yung laborer. Mira, no? Oh. Amen? Parang ano, no? Pastor, gusto kong magpintura sa church. Ako, sagot ko na rin po yung pintura. Oo. Akin na po yung pintura, ako na rin po magpipintura. Kaya alam po, Pastor, nagkamali ako ng bili ng pintura, kulay pink. O, walang po ba maging kulay pink yung church natin? O, maging mileni tayo niyan. Amen? And, fellow soldier. Ano yung fellow soldier? Fighter. Security ni Apostle Paul. Pag mayroong persecution, si Epaphroditus yung umaharap. Pag may problema sa simbahan, si Epaphroditus ang nakikipag-usap, nag-aayos. Pag may nagwawala sa gawain ng Panginoon, si Epaphroditus ang umaharap. Siya na rin ang referee. Amen? Matindi po ang gawain ni Epaphroditus. Kaya nung sumunod dito, siya nagkasakit, no? Nandun na lang yung pagdadalamhati ng Apostle Paul. Pero maitap po natin na siya po ay namatay na naglilingkod sa Panginoon. Amen? No? Nawa po ito yung makita sa atin. Yung attitude po ni Epaphroditus. Giver, laborer, and fighter. Amen? Amen? No po? Kaya nga po, kung willing tayong mas marami pang boat magamit ang Panginoon sa lugar ng Cavite, sa lugar ng Imus, more fishers of men, we need good boats.
Amen? Kaya po, ano po ang blessing kapag ginawa po natin ito? Amen? Ano pong blessing? Kapag in-enlarge natin yung net, amen? More fishers of men. Number three, additional fishing boat means financial, more giver. Ano pong blessing na ibibigay ng Diyos? In verse 48, dito po tayo magtatapos. Amen? Sa ating conclusion, Matthew 13, verse number 48. Ano pong sabi? Verse number 48, which when it was full, nung nakita na puno na yung net, they sat down and gathered the good into vessels. Vessels. Inilagay yung mga huli sa vessels. Ano po ang nagpipicture ng vessel? Amen? Means, lalagyan pa. Pag maraming huli, ibig sabihin po niyan, mas malaking lalagyan. Ibig sabihin po mga kapatid, kung mangyayari po ito sa simbahan natin, bibigyan po tayo ng Panginoon ng large vessel. Malaking lugar. Panakita ng Panginoon, no? Apaw na yung net natin. Ito yung net po natin, mga kapatid. Tatlong lugar. Panakita ng Panginoon na apaw na yung net natin. Sabi ng Panginoon, bibigyan ko kayo ng mas malaking vessel. Mas malaking lugar. Amen? Lalagyan ko pa kayo ng apat na lugar. North, south, east, west. Sa lugar ng Imus. Amen? Amen? Kaya nga po, mag-join ka na. Amen? Amen? Mag-join ka na sa pangingista. No? Huwag ka nang lumangoy pa sa ibang sa ibang dagat, swimming pa doon sa mga unbeliever. Mag-join ka sa mga kapatiran na nangingista. Nakakalungkot, busy ang mga kapatiran nangingisda sa laot, samantalang ibang mga kapatiran naman busy doon sa pagsiswimming. Ibig sabihin, busy sa sanlibutan. Amen. Amen. Kaya this coming anniversary, be one of the fishers of men. Involve ka sa pagladlad ng net. Amen. Not only on our anniversary, but every day in our life. Amen. Be a fishers of men. Soulwinner's Net. Tayo po manalangin, Lord. Salamat po sa inyong mensahe na aming narinig. Tunay nga po, Panginoon. Napakalawak ng karagatan. Salamat po sa parable na mga kinuwento ninyo para maunawaan pa po namin ang gawain po ninyo. Lord, ipaunawan niyo po sa amin yung gawain po ninyo. Kaya marami pong Kristiyano ang hindi po sila nagpapagamit sa gawain. Maraming Kristiyano hindi nagjo-join sa gawain po ninyo dahil hindi po nila nauunawaan ang kadakilaan, ang kahalagahan ng gawain po ninyo, Panginoon. And we need to enlarge our net. Kung gaano nyo po pinagpala ang CBBC San Pedro, Panginoon, because they enlarged their net. Ang kanilang net ay hindi lamang po sa lugar ng San Pedro, but buong mundo ang net po nila. That's why binilis nyo po sila ng mas malaking vessel. And we believe na ito rin po gagawin nyo sa lugar ng Imus kung ang bawat isa sa amin ay susunod at magpapagamit po sa inyo. Sa pagpapatuloy po ng ating invitation, hilingin po natin, Pastor. Praise the Lord, na magandang mensahe. The net of soul winning. We need to enlarge our net. Palawakin pa natin ang ating net, ang ating soul area ng soul winning. Think about 97 barangay na abutin natin. Mga kaluluwa nag-aantay sa atin para sila maligtas.
many people die without Christ. Hindi pa natin sila naabot, namatay na sila. We need more fishers of men. Kaya kung nais mong maging fishers of men, ay wala ka ng panahon, ma-offend, ma-discourage, manghina, mag-backslide. Is a fishing time now. There is a time the fishing is over at hindi ka na magagamit ng Panginoon. Kaya we need more praditos, soul winner, giver, supporter, soul winner ng gawain ng Panginoon. Ngayong gabi, habang tinutugtog at panyaya, if the Lord touch your heart, if the Lord speak to you through the Word of God, why not commit to the Lord to be a fishers of men? We need more fishers of men. We need additional fishing boat to reach out more fishes in the city of Imus. Why not commit unto the Lord? Bakit hindi ikaw isa na mag-commit to be a fishers of men? Napakalawak ng gawain ng Panginoon. Ilan-ilan pa lang isda ang naabot natin. Marami pa po ang mga isda na nagaantay sa atin. And we need to launch out our net into the deep. At kailangan po natin ng more fishers. Baka ikaw ay nais, willing na magpagamit to be a fishers of men. Why not commit tonight before you go home? Don't go home without making commitment to be fishers of men. Sige po. Pagpalain po tayo ng Panginoon. I believe na ang simbahang ito bibigyan ng Diyos ng mas malaking bisel pag tayo willing magpagamit sa Panginoon. What a great message tonight. What a great revival. If the Lord speak to you through this message, why not kneel down and talk to God and make decision to be a fishers of men, to be like Epaphroditus, a supporter of Apostle Paul in his soul winning ministry. Sige po, kausapin natin ang Panginoon. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa mensahe. Thank God for revival, especially soul winning revival. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita na pinalalan kami, Panginoon, para kami magamit to be a fishers of men, to be a soul winner, Panginoon. Salamat po sa mga nag-commit ngayong gabi to be a fishers of men, para kami magamit to launch out the net into the deep, para marami kaming madala sa inyo bago po kayo dumating. Mayroon man lang kami maakay, mayroon man lang kaming mahuli na isda at i-present namin sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa mga anak nyo willing magpagamit to be a fishers of men. Salamat po sa mensahe nyo ginamit. Salamat sa inyong mga salita, sa mga prinsipyo. Salamat, Panginoon. Naging malinaw sa amin ang parable of the dragnet. Kailangan po namin i-launch out ito para maraming mabot
ng mga isda, ng mga kaluluwa doon sa kalawakan, sa karagatan, sa sanlibutan, Panginoon. Gamitin mo po kami, gamitin po ang church na ito, gamitin mo ang Soulwinner to reach out more souls para sa inyo, Panginoon. Salamat po. At binabalik ko po ang lahat ng pasalamat at papuri. Ang lahat ng ito, aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. What a great message tonight. Amen. Napakaganda.